wala niyo po kung nasaan tayo ngayon. Nandito po tayo sa isa sa pinakasikat na pinag-uusapan controversial na proyekto ng gobyerno dito sa ayan, Rojas Boulevard, Manila Bay. Ano po? Matapos ang ilang mga pagbatikos, maraming natutuwa, marami din naman ang hindi natutuwa. Yun mga kapapit, ngayon nandito po tayo, kumustahin natin, alamin natin yung kalagayan, ang actual na kalagayan ng Manila Bay, Dolomite Beach. So yun mga kapapit, ayan, maraming tao po ngayon, nandito tayo ngayon. Ayan po. Ang ganda, ang ganda. Base po sa atin nakikita ngayon, ma-appreciate nyo ang ganda ng ginawa ng gobyerno dito sa Manila Bay. Yung dating basura, ngayon ay pinagpipiestahan na po ng mga mamamayan, ng mga taong bayan. Isa sa magandang proyekto na ginawa ng under Duterte administration mga kapapit. Ayan po. Ayan, wala po tayo sa ibang bansa, wala po tayo sa probinsya. Tama po kayo, nasa Manila lang po tayo. Ayan po mga kapapit. Ngayon, kaya tayo pumunta mga kapapit, kaya natin gustong makita ang actual na sitwasyon dito. Kasi meron tayong i-analyze, alam mga kapapit. Okay, nakita na po natin. Ang ganda, diba? Ang maayos na plano, maayos na pagkakagawa ng Dolomite Beach. Ayan po, nandito tayo sa Dalampasigan. Mamaya po, meron tayong pag-uusapan, meron tayong didiscuss. So, ito po yung actual na kalagayan ngayon mga kapapit. Ayan, hindi ko lang may papakita sa inyo. Pero meron siyang mga isda na maliliit na dumadapo sa Dalampasigan. Sa ngayon, ganun siya kalawak. Sobrang lawak na, halos doble ang nilawak kumpara doon sa umpisa. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa nila. Ayan, mga kapapit. Ayan po. Ikot-ikot po tayo dito. Mamaya po, pag-uusapan natin ang isa sa mga tinatanong at pangamba ng taong bayan tungkol sa Dolomite Beach. Ayan po mga kapapit, yung iba naliligo na. Ayan, nagsiswimming na sila. Kung sa maganda, napakaganda. Napakaganda mga kapapit. Sa ngayon, medyo hindi lang malinaw ang dagat. Pero, ang ganda ng pagkakaano nila, ang ganda ng pagkakagawa. Ayan o. So yun. Ayan mga kapapit, enjoy nyo lang yung panonood. So sa lahat po na hindi pa nakakapunta rito, ayan po yung view ngayon ng Dolomite Beach dito sa Manila Bay. Ngayon mga kapapit, eto na. Huwag muna kayong aalis, subaybayan nyo po yung ating talakayan ngayong umaga. Okay, mayroon tayong mahalagang bahagay na pag-uusapan. Bakit? Matagal na ni Papa Pit kung gusto pumunta rito sa Dolomite Beach Resort. Kasi sa idea po ni Papa Pit, mukhang mayroon pong nakakalimutan, mayroon hindi nagawa ang mga nag-design nitong beach resort na to. Ayan po, meron tayong mahalagang i-discuss ngayon. So sa lahat ng ating mga subscribers, stay lang po kayo. Ipapakita ko sa inyo, mayroon pa akong papakita sa inyo mga views dito sa Dolomite Beach Resort. Ayan, dito naglagay pa sila ng isang malaking pack ng bato. Parang
traction. Ayun. So parang ito yung pinaka monument, pinaka monument ng beach resort. Isang malaking bato. So yan. Ayan po, ito yung dito pinapakita nila kung ano yung kalagayan noon. Sa ayan, ito po yung dati. Ayan, mga kapabit, basura. Sa ayan, ito rin siya. So yun. Ayan po. Ayan, mamaya magpipicture-picture tayo. Ng remembrance. So yun mga kapabit, yun ang sabi ko kanina, gaya ng sinabi natin kanina. Maganda, maayos ang pagkakaplano, maayos ang intensyon ng pagkakagawa nitong Dolomite Beach dito sa Manila Bay. Pero mga kapapit, ang tanong, bukod sa napakalaking halaga na ginastos ng gobyerno dito, ang pangalawang tanong mga kapapit ay gaano ba katagal nila masusustain ang kagandahan itong Dolomite Beach Resort na to. So considering na ito ay nasa tabi ng dagat at ang Manila Bay ay pinapasok din ng bagyo, inaabot din siya ng malalaking alon. So ang tanong mga kapapit, ano ba ang preparasyon na ginawa nila para protektahan po itong napakalaking halaga na binitawan ng gobyerno dito sa project na ito. Okay? So yung mga kapapit, minsan kasi mayroong nag-comment ako doon sa Facebook na nagsasabi na ang nag-design din ay nito ay Japan. So may preparation daw po ito pagdating sa trahedya. Sa kuna ng dagat mga kapapit. Ano po? Ganito po kasi yan. Kung sa inyo pong nakikita, meron po kayong nakikitang barrier doon mga kapapit. Hanggang doon po yan. Pero ang magiging problema po mga kapapit, gaano ba ka-epektibo yung nilagay nilang harang doon sa malayo, sa laot, para harangan yung malalaking alon na posibleng sumalanta dito sa Dolomite Beach na ito, mga kapatid. So yun. Base po kasi sa ating karanasan sa tabing dagat, kasi lumaki po tayo sa tabing dagat, mga kapatid. Kung hindi nyo po naitatanong, ako po ay, ang bahay po namin ay siguro mga 100 o 50, 80 meters away lang po sa Dalampasigan sa probinsya. So yun mga kapatid, kaya ang experience po namin, kapag ka bumabagyo talaga, ang pwersa ng kalikasan, ang pwersa ng alon ay halos hindi mo maharangan. So dito po, particularly dito sa ginawa nilang Dolomite Beach Resort, mga kapatid, ay ang tanong gaano ba katibay ang ginawa nilang barriers na yan sa laot para basagin yung malaking alon na hindi makarating dito sa Dalampasigan. Hindi pa bumabagyo ng malakas mula ng ginawa ito. Pero, sa tingin ko, sa idea ko lang po mga kapapit, yung nilagay nilang barrier na yan, na parang drum na pinalutang, na binalutan ng kung ano, tingin ko ay hindi sasapat para basagin yung lakas ng alon, ang pwersa ng alon, para hindi umabot dito, para hindi ma-wash out itong mga buhangin na nilagay nila dito sa Dalampasigan mga kapapit. Yun ang issue na ating gustong talakayin dito sa Dolomite Beach Resort na to. Kasi, sabi nga nung nakapanayam natin kanina doon, kahit nga mga water lily doon ang lumulutang, nakakarating sa Dalampasigan pagka umaalon. So how much more mga kapapit, kung ang dumating na bagyo ay katulad ng mga bagyo nung nakaraan na ang tubig dagat ay umabot doon sa kalsada dahil sa lakas ng alon. Hindi kaya tangayin lang
ang milyon-milyon na ginastos ng gobyerno rito. Di ba mga kapapit? So, hindi lang dapat, ako po ay, hindi po tayo anti-administration. Sa katotohanan, hindi po tayo dilawan o kung ano man. Sayo po ay nasa neutral side bilang isang mamayan, mga kapapit. Nakakatuwa kasi maganda ang ginawa, pero malaking pera ang ginastos dito. Ang tanong, gaano kaya nila kasigurado na hindi kayang tangayin ng alon itong mga buhangin na tinambak dito sa Dalampasigan, mga kapapit. So yun, makikita natin yan. Ito, magdi-December na. Sana, wag hindi naman natin hinihiling, mga kapapit, kasi during November, December talagang dumarating yung mga bagyo na yan. Sana lang, panalangin natin na wag naman sanang lumakas ang alon. Pero para masubok yan, para masubok tong proyektong to, yung talaga bang hindi masasayang ang pera ng gobyerno na ginastos dito, ay kailangang mayroong alon na dumating. May bagyong dumating para masubok natin, mga kapapit. Kasi kung nyo po natatandaan yung mga nakaraang panahon, nakaraang taon, yung dagat ay umabot dun sa kalsada, sa may Rose Boulevard, no? Dito. Yan, mga kapapit. Doon sa tulay na yan doon. Abot doon yung ano, abot doon yung dagat, yung bumagyo. So, abangan po ang susunod na kabanata. Kung sakasakali mga dumating ang malakas na alon, doon po natin mapapatunayan na kung talaga ba ang ginawa nilang proyektong to ay worth it doon sa pera na binitawan nila, at mapuprotektahan ba itong malaking project na to ng mga barrier na hinarang nila sa laot. Siguro mga kapapit, kung ang ginawa nila dyan ay concrete barrier, posible pang mabasag at hindi kayang wasakin ng alon. Pero kung ganyang nakalutang lang na parang boya, iduduyan lang ng alon yan, pagkatapos tuloy ang current papunta sa Dalampasigan. So ang mangyayari yan, iwawash out ang buhangin. So yun ang isa sa abangan natin, mga kapapit, kung talaga bang kayang harangan itong yung mga barrier na to, yung malalakas na alon na, mga kapapit. So yun, sa ating mga subscriber, abangan nyo po ang ating mga susunod na vlog. Sa ngayon, dito muna tayo sa Dolomite Beach Resort o Baywalk, ano pa tawag ito? Manila Bay. Dolomite. Pero ang lawak na, mga kapapit, ayan, mula doon, so huling pagtingin, mula doon sa dulo, ikot tayo hanggang doon. Tadang! Ayan, yung mga kapapit. Maraming mga vlogger dito. So, maganda siya. Napakaganda na ngayon. Linis. Nakakatuwang maglakad-lakad. Nakakatuwang tingnan. So, yun. Hanggang sa muli, mga kapapit. Hanggang dito na lang yung ating vlog. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pwede ba tayo makiusap? Makapag-request? Pa-like and subscribe naman dyan. At pakipress po ng ating subscription bell button para po updated kayo sa mga bagong video na atin i-upload. Maraming salamat po, mga kapapit. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating pagsubaybay dito sa Dolomite Beach Resort sa Manila. Ano ba? Sana naman wag bumagyo ng malakas, hindi natin hinihiling. So maraming salamat, mga kapapit. See you next time. Bye-bye for now. Thanks for watching. Bye-bye-bye.